28 barko pa ng China ang nananatili sa West Philippine Sea. Ayon mismo yan sa AFP. At sa gitna niya, natuloy ngayong araw ang joint military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Kahapon, nakausap sa telepono ni Defense Secretary Delfin Lorenzana si U.S. Secretary of Defense Lloyd J. Austin III. Ayon sa Department of National Defense, tinalakay ng dalawang leader ang sitwasyon sa West Philippine Sea at seguridad sa rehiyon. Nag-meeting din ngayong araw sina AFP Chief of Staff General Cirilito Sabihana at Colonel Stephen Ma, pinuno ng Joint U.S. Military Advisory Group sa bansa. Ayon sa AFP, sumentro ang usapan ng dalawa kung paano tutugon sa sitwasyon sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ngayong araw naman, nagsimula ang dalawang linggong joint military exercise ng Pilipinas at Amerika na nakansela noong nakaraang taon dahil sa pandemya. Pero mas kaunti ang lalahok at babawasan ang physical contact ng mga kalahok. Patuloy naman ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, mula sa mahigit 200 noong Marso, may 28 barko pa rin ang China sa West Philippine Sea. Nag-reduce pa further yung dami ng mga Chinese vessels, no? Both yung Coast Guard, yung fishing vessels, saka yung Chinese maritime militia vessels. Sabi ni Sobehana, naroon ang 2 barko ng Philippine Navy, 2 barko ng Philippine Coast Guard at 5 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang problema, kailangan ng tuloy-tuloy na pagbabantay sa lugar pero walang refueling station ang Pilipinas para sa tuloy-tuloy na supply ng gasolina. Kaya tama yung sinabi ni SND na kailangan mayroon tayong refueling station. Kahit man lamang doon sa Pag-asa Island, yung ating munisipyo doon. Pero sa tingin ni Professor Romel Balawi, President ng Philippine Association for Chinese Studies, hindi ganap na iiwan ng China ang lugar. Dahil sa tingin nila, ay pagmamay-ari nila yung area na yan dahil nakapaloob yan sa kanilang 9-line claim. Ayon kay Balawi, nakatutulong ang mga pahayag na suporta ng Amerika sa Pilipinas para maghinay-hinay ang China. Pero dapat daw manaig ang diplomasya at pagtitimpi para humupa ang tensyon. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.